araw sa inyo lahat. Meron na naman tayong bagong project. Nung nakaraan, ito yung mga switch na nagawa na natin. Ilan na ito? Pito. Meron tayo dito push button switch. Ayan lang, oh. Pindot. Meron ding automatic switch. Diba? Automatic na nag-on. Meron ding transistor switch. Pindot lang. Buhay, patay. Ganun lang siya. Meron ding latch switch. Pag pinindot mo, naglalatch siya. Mamamatay lang yan pag pinindot mo ulit. Yung push button, naging latch switch, inverter switch. Buhay ka agad. Pindot, patay. Pwede rin ito, self-locking switch. Pinindot mo, para din siyang latch switch. Diba? Patay. Pindot, patay. Nilas siya. At, ba? Ito, touch switch. Ito naman, pag tinatch mo, touch mo lang daliri, wala siyang button. Ito ang pinakabago. Ito tinatawag na timer switch. Kasi ginawa ko ito dahil katulad nito, push button. Pag pinindot mo, di ba mabilis, ano? Pindot, release, patay ka agad. Pindot, buhay, patay. Dito naman sa bago na switch, pag sinaksak mo, eto naman ngayon. Pag pinindot mo, di ba? May delay yung kanyang ano, pag hindi kagad siya namamatay. Ayan o. May delay siya. Sensitive yung button, no? Hindi katulad ng push button, no? Pag pinindot mo, release, patay ka agad. Quick release yung patay buhay niya. Dito iba eh. Kaya tinatawag na timer switch. Nakadesign siya na may delay yung on-off niya. Ayan, no? Kaya siya timer switch. Namamatay din siya. Di ka agad. Diba? Transistor switch, ganun din. Quick yung on-off niya. On-off, on-off. Dito iba, oh. Sa bago nating switch. Pindot mo, may delay yung kanyang off. You know? Diba? So, itong bago nating project, timer switch, nakadelay yung kanyang off time. Okay? Okay, mga repapips, itong ating circuit. So, ito yung ating voltage supply, 5.7 volts. Yun yung relay box, power supply.
oscilloscope nakakonekta sa ating circuit. Operation ng circuit natin ganito. Kita mo ito. Dalawang transistor, resistor sa taas, may kapasitor, naka-ground yung emitter, may isa pa resistor dito. Dito natin kinabit yung oscilloscope. Ito yung pinaka-output natin. Sa initial state ng circuit, ano, tingnan natin. Right channel. 449.2 millivolts. 449.2 millivolts. Ibig sabihin yan, itong channel na ito ay saturated. Kasi yung current, ito mo, yung current tumakbo dito na forward bias yung transistor dito, tsaka dito, tsaka dun, na forward bias yung transistor na saturate. Ang value ng voltage dito ay 449.2 millivolts. Saturated siya. Yung current nagano eh, dumaan sa capacitor. Nag-charge yung capacitor papuntang base doon. Tapos may biasing resistor pa rito. Tapos dumaan yung kuryente sa collector. Kaya siya saturated. Sa 0.449 volts or 449.2 millivolts. Kaya ganyan ang kanyang output. Dito natin ikakabit yung relay. Kaya wala siyang output dito sa channel 2 o dito sa right channel. Kasi dumiretso yung kuryente sa ground. Ngayon, pag pinindot natin, may switch yun eh. Pag pinindot natin yung switch, may switch yan dito. Nakakonekta siya sa base. May capacitor pa yan dito. Yung capacitor dito, yan ay switch debouncing capacitor para hindi tumalbog yung pag-switch natin. Kaya pag pinindot mo yung switch, ito ang mangyayari ngayon pag pinindot mo yung switch. Yun. Pag pinindot mo yung switch, yung kuryente tatakbo sa kapasitor, sa negative plate. Matcha-charge yung kapasitor papunta dun. Dahil yung kuryente dito nang takbo, na forward bias yung transistor. Pag tumakbo ng kuryente dyan, papunta dun na forward bias, takbo ngayon ang kuryente sa kapasitor. Diretso sa collector, pati yung collector resistor. Diretso sa ground. Kasi, pag pindot mo nyan, nag-inject siya ng pulse dito sa base ng left channel. Kaya dahan-dahang nag-discharge yung kapasitor dito. Mangyayari nyan dito, magka-cut off ito. Mawawala yan. Kasi nagkaroon na negative voltage dito eh. Sa AC coupling kapasitor, naging negative voltage yan. O nag-discharge yung kapasitor dito sa collector. Wala na ito. Wala na itong connection nito. Mangyayari niyan, takbo ng kuryente dito, punta sa kapasitor, at saka dito sa papuntang relay. Meron pa yan. Meron pa yung transistor driver, yung relay dito. Kaya, may output. Makikita mo dyan yung output, oh. Kita mo yung wave na yun? Yun. Yun ang output niya. Ibig sabihin niya, nagkaroon siya ng ano, waveform. Mula sa 0.4, nagkaroon siya ng waveform na ganyan. Umakyat sa, tingnan natin kung anong sukat niya. 1.2 volts.
At ito, na-produce lang yan dahil doon sa discharging ng kapasitor. Pag naubos na yung discharge niyan, babalik na uli sa plat. Ganun lang yun. Okay? At yan ang ating circuit diagram. Thank you!